Pagkagising ko kaninang alas 9, so ayan, sinalubong ako ng aking hipag. Sabi niya, magkikinilaw daw kami. So ayan, bumili po siya ng pangkilaw at saka pang sabaw. So syempre, for the kilos ang inyong mommy love. So diba? So ngayon, ipifili na po natin yung nabili niyang isda na love us po ba siya? Love us siya ka ng, unsa man yung idilis, unsa man yung, basta love us siya guys, ka ng frisco pa ba? So masarap kaya pag frisco pa kikilawin. So ayan na nga, dahil may ginagawa siya, ako ang gagawa nito, o di ba? Import na import ang mami labidab nyo, ano daw, nagkabulol-bulol na. So syempre, import tayo kasi nga libre, o di ba? Ayan po, o ipipili natin ng ganyan. So matrabaho talaga tong isten na to, hindi tulad sa tuna, pero natapos din naman. So after nyan, ayan na po yung nakakunan ko ng mga laman. So syempre, dahil may aso tayo dogi-dogi dito, isasalang po natin siya sa apoy. Syempre, apoy talaga para maluto. Tapos ipakain natin sa ating dogi-dogi at syempre, timpla natin ang asin at lagyan ng tubig. So, ayan na po ang aking nafili na isda. O, diba? Malalaman mo talaga para frisco pa yung isda. Mapula-pula pa. Parang ako, char. O, diba? Then, after nyan, hugasan natin mabuti. So, ayan lang. Running water lang po talaga. At syempre, huwag natin kalimutan dahil ang ating kanin, baka naman makalimutan. Pero, motorized talaga si Mami Labidab ngayon. So, sila lang talaga ang pagsasaingan ko. Siyempre, apat yung anak ko. At andyan si Papang Bin. So, ayan. 3 tackle na lang yung sinasaing ko. Kasi, hindi na ako nakain ng rice. So, siyempre, for the gayat-gayat ang mga lamas ngayon. So, ayan. Ready na po lahat ang ating mga ano ba, lamas. O, diba? May pangsabaw na. O, diba? So, siyempre, para maya-maya, pahinga muna kasi medyo maaga-aga pa. 11 ko na siya. Lutuin lahat, o diba? At gusto ko din mag-ampalaya kasi yan lang po ang aking kakainin po. Yan po ang palaya. So, ayan na po. Ready na po lahat ang aking lulutuin. So, isipin nyo, 3 putahe po yung gagawin ni Mami Love ngayon. For the lunch. Edit ko na lang talaga to kanina pa to, ha. So, ayan na po ang mga sahog ko sa aking lulutuin, sa aking sabaw. Ayan po, in-in na po yung aking kanin. O, pagka alas 11 ng tanghali. Tanghali natural. So, ayan na po, nagpakulo na po ako ng mainit na tubig. Nagpakulo pala ng tubig. So, ayan na po, nilagay ko na lahat ng ating sangkap. At syempre, magigisa na rin ako at sinabay ko na dito yung aking ampalaya. O, diba? Ganyan lang. Kunti lang talaga ako magisa ng mantika. Magisa lang kunti ang ating lamas, o diba? Syempre, mahirap na. Oily-oily talaga tayo lagi. Then, after natin yan, mag-isa ang ating mga lamas, isunod na natin ang ating mga bitterness, mga mapapait na tao. Yan po, kumulo na po ang aking pinakulong tubig, char. So, ayan po yan, tambakol po yan, so yan, presko din talaga yung tambakol na yan, o diba? So, sabay na po, sabay ko po pagluto ang ating ampalaya at ang ating sabaw na tambakol na tinula. So, ayan, inimplant ko na po ang ating ampalaya, so pepper and kunting bitchin. So, kunting bitchin na lang talaga ako ngayon kasi iwas-iwas kasi dahit nga ang inyong mami love, no? Isod po. So, kayo din ba mga mami pag nagluluto ng mga sabaw, pag nakikita niyong bulang-bula niya yung ibabaw, yung tulad ganyan, parang naglutangan yung mga, ayaw ko, nadudumihan talaga ako, tinatanggal ko talaga yung mga bula-bula na yan. Kahit anong sabaw na niluluto ko, tinatanggalan ko talaga. Kayo din po ba nagtatanggal ng mga ganyan? Kasi kami ni Papang Ben talagang tinatanggalan namin. Kasi feeling ko no, madumi, marumi siya tingnan. O, diba? So, ayan. Nakaluto na po ako ng aking ampalaya. Sinalin ko na po sa aking mangkok. O, diba? So, napaka-effort talaga yung mami love nyo ngayon. Kasi nga, alam niya naman, nagmamalalutin sa oras. Bantay na bantay tayo para pagdating ng 12 talaga, makakain na. Assess. Ayan naman yung sabaw. O, diba? Ilalagay ko na po ang ating gulay. Makulay ang gulay. So, kailangan ko yan mga green-green na mga ano na yan. Gulay kasi no rice nga ang inyong mami love, so magpalaban tag mga ano no, dahon-dahon kasi yan daw ang healthy eh, yan daw ang mga walang carbs eh, kasi ang saging binabash man nila, listen po, so yan na lang po ang kainin natin mga damo-damo. Diba?
Ayan po, luto na din yan ang ating sabaw at ang next natin gagawin ang ating kinilaw. So, tulad kanina, nakita nyo naman kanina, di ba, na iniwa ko na po yung sangkap natin sa ating kinilaw. So, ang gagawin ko ngayon, magtitimpla na kasi 11:40 na yan. So, kailangan ko na siyang timplan para pagdating ng 12, luto na. Kasi nagsusunod na si Papang Binyan kay Kuya Kibkib. Kaya pagdating nila, diretso kain na lang. O, di ba? Kasi ayaw ko din yung masyadong advance pagtimpla sa ating kinilaw kasi lunod na siya or kumbaga hindi na siya, basta gusto ko yung itimpla na lang pag malapit na kaming kakain. Kasi ayan po talaga yung tekniko din, yung pipino talaga niyan, tsaka ko na talaga ilalagay kasi nandiyan na kami lahat sa lamisa. So ayan na po yung isda natin na hinugasan ko ng ating suka para medyo maluto din siya kahit paano, di ba? O, di ba? So ayan po, yan lang po ang aking paraan sa aking pagluto ng kinilaw. So, mamaya na yung pipino. So, ayan na po. Nakain na rin ako. So, ayan po. Kain na po kami. Happy lunch po. So, ampalaya at sabaw lang yung kakainin ko dyan. O, yan po yung ampalaya ko. So, di ba? Yan lang po ang aming pagkain for today. For the lunch palaya nila. Yan po. So, tinamad ako mag-edit kanina kasi. So, hangtod sa sunod!